Paano ba? Paano malalaman kung pinaglalaroan ka lang niya? 8 Signs. Shoutout to Ivy Ramilabiso, Darlin Cerezo, Rebecca Wakabayashi, and Jonna Migayo. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below, and also follow us on our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Let's start the video. Sign number 1. Hindi kanya kinikwento sa ibang tao. Masarap sa pakiramdam yung pinagmamalaki ka ng partner mo, yung pakiramdam na fine-flex kanya sa ibang tao. Sa mga kabataan, popular ang ganitong uri ng relasyon, yung tipong pinagmamalaki sa social media na naka in a relationship status ka, o di kaya at the very least ay nababanggit kanya sa mga kaibigan niya. Malalaman mo na seryoso ang isang tao sa'yo kapag hindi siya nahihiyang makita ng ibang tao na kasama ka niya. Yung kahit sino man ang makakita sa inyong dalawa, ipagmamalaki ka pa niya at ipakikilala ka pa niya. Napakalaking bagay para sa isang tao, partikular na sa mga babae, ang ipakilala ng lalaki sa kanyang pamilya at kaibigan. Yung pakiramdam na handa kang panindigan ang meron kayong dalawa. Yung tipong pinapasok mo siya sa mundo mo. Handa kang ipakilala siya sa mga taong malalapit sa iyo. Kung kunyari mga 2 weeks pa lang kayo nagde-date o di kaya ay isang buwan, natural lamang yon na hindi kanya kagad pakikilala sa kanyang pamilya kasi nandun pa kayo sa getting to know each other stage. Pero kung kunyari 3 to 6 months na kayo at ni isang kaibigan o kapamilya niya ay wala ka pang nakikilala, at hindi ka pa rin niya ina-add sa kanyang Facebook, magtaka-taka ka na. Ano ba talaga ang sitwasyon ninyong dalawa? Baka naman ay pinaglalaruan ka lang niya at ang katotohanan niyan ay meron na siyang jowa o worst case, baka may asawa na siya. Sign number 1, hindi kanya kinikwento sa ibang tao. Sign number 2, ayaw niyang masyado kang nagtatanong kung nasaan siya. Senyales na pinaglalaruan ka lang niya kung hindi mo alam kung nasan siya. Yung tipong hindi ka updated kung ano ang ganap niya sa buhay. Yung parang hindi ka man lang niya kinekwentuhan kung ano ang ginagawa niya. Kasi sa utak niya, wala naman siyang responsibilidad sa'yo. Eh ano kung gusto mong malaman kung may iba siyang kinikita? Hindi naman kayo, wala naman kayong label na boyfriend at girlfriend at hindi kayo exclusive. Kaya kapag nagtanong ka kung nasaan siya at sinong kasama niya, eh hindi siya makasagot sa'yo ng diretso. Ayaw na ayaw niyang nagtatanong ka. Naiirita siya na sa tuwing nagtatanong ka para makilala siya'y iniiba niya ang usapan. Yung parang may tinatago siya sa'yo. Ang tao, kapag totoo ang nararamdaman niyan para sa'yo, magkukusa at magkukusayang sabihin sa'yo mga nangyayari sa kanya. Na kahit hindi ka magtanong, ibabahagi niya sa'yo dahil mahal ka niya at gusto niyang malaman mo ang bagay na pinagkakaabalahan niya. Sign number 2, ayaw niya masyado kang nagtatanong kung nasan siya. Sign number 3, hindi siya gumagawa ng oras para sa'yo, maliban na lang kung may kailangan siya. Senyales na hindi siya seryoso sa'yo at pinaglalaruan ka niya kung lalapit lang siya sa tuwing may kailangan lang siya sa'yo. Ikaw ang takbuhan niya sa tuwing nangangailangan siya. Ang karaniwang termino ng mga kabataan sa ganitong uri ng tao ay John Michael, nandyan lang pag may kailangan. Yung maaalala ka lang niya kapag nanghihingi na siya ng tulong mula sa'yo. Tandaan, kung interesado sa iyo ang tao at kung totoong mahal ka nito, gagawa at gagawa yan ang paraan para magkasama kayong dalawa. Na kahit walang kwenta o saysay ang pinag-uusapan ninyo, masaya siyang kasama ka lang, maski wala kayong ginagawa na makabuluhan. Sign number 3, hindi siya gumagawa ng oras para sa iyo, maliban na lang kung may kailangan siya o may ibibigay ka sa kanya. Sign number 4, hindi kanya priority. Ito siguro ang pinakamasakit sa lahat. Yung tipong ginagawa ka lang niyang option. Yung lalapit lang siya sa'yo kapag no choice na siya. O di kaya ay nag-cancel ang mga kaibigan niya o bored na siya. Tsaka ka lang niya tatawagan. Senyales na pinaglalaruan ka lang niya kung palaging ganito ang ginagawa niya sa'yo.
Ayos lamang sana kung may mga pagkakataon na hindi kanya nagiging priority. Yung tipong abala siya sa eskwela o trabaho, kaya hindi ka na niya nabibigyan ng oras. Pero kung palagi ang wala na siyang time sa'yo, nangangahulugan lamang ito na hindi siya seryoso sa inyong dalawa. Sabi nila, kapag nagmamahal ka, binibigyan mo ng oras ang taong yan. Kahit gaano ka pa kabisi, gagawa ka ng paraan para magkausap lamang kayong dalawa. Ang pagbibigay ng oras ang isa sa mga kailangan mo pag nagmamahal ka. Kaya kung hindi mo kayang mag-time management, mas maipapayo sigurong huwag ka munang pumasok sa isang relasyon kung hindi ka pahanda. Sign number 4, hindi kanya priority. And before we go to sign numbers 5 to 8, Maikling Patalastas, get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website where we have the hottest and freshest deals for you. Get all the latest deals, discounts, and coupons from all the popular brands by shopping now from the link in our video description box. You can get buy one take one from Watsons, up to 50% off from Nivea, and up to 60% off from Philips only if you shop at the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video dahil napakalaking tulong po niyan sa ating channel. Let's continue with sign number 5. Sinasabi niya mahal ka niya pero wala siyang ginawa para patunayan ito sa'yo. Bale, wala ang gawa kung wala ang salita. At kulang ang salita kung walang gawa. Senyalas sa pinaglalaroan ka lang niya kung palagi nga niyang sinasabi na mahal ka niya pero hindi naman niya ito napatutunayan sa'yo. Hindi sapat na sinasabi mo lang na dapat ay nararamdaman mo rin na totoong ang mahal ka niya dahil kung minsan ang tao magdududa at magdududa yan sa mga sinasabi mo kung hindi mo naman pinapatunayan sa pamamagitan ng paggawa. Talk is cheap. At sabi nga nila, actions speak louder than words. Kung sinasabi niyang mahal ka niya pero laging wala siyang oras para sa'yo, hindi kanya binibigyan ng mga favor na hinihiling mo maski maliliit lang ito, never kanyang ginastosan o pinag-ipunan, chances are hindi ka talaga niya mahal at sinasabi niya lang ito dahil alam niya na ito ang gusto mong marinig. Yung tipong kabaliktara naman ang ginagawa mo. Sinasabi mong gusto kita, mahal kita, pero hindi mo naman nabibigyan ng oras, hindi ka gumagawa ng paraan para mapasaya siya, o kaya ay mas lamang pang nasasaktan mo siya at pinapaiyak mo siya kesa sa nagpapakita ka ng pagmamahal para sa kanya. O kung kaya mo siyang lokohin, di ba? Meron ka on the side, even if alam mo na madedevastate ang taong mahal mo kuno. Ang katotohanan niyan ay hindi mo siya talaga mahal. Sign number 5, sinasabi niya mahal ka niya pero wala siyang ginawa para patunayan ito sa'yo. Sign number 6, ayaw niyang lagyan ng label o relationship status ang relasyon ninyong dalawa. Mapababae man yan o lalaki, mararamdaman mo kung talaga bang seryoso siya sa'yo o pinaglalaroan ka niya kapag hindi siya handang pangalanan ang relasyong meron kayong dalawa. Madalas, sa mga millennials, takot yan sa salitang commitment, takot sa responsibilidad at sa relasyong papasukin, ngunit kung talagang sapat ang pagmamahal mo at seryoso ka sa kanya, isasantabi mo ang takot at susugal ka kahit walang kasiguraduhan. Sabi nila, ang pag-ibig ay para lamang sa matatapang na tao. Totoo nga, dahil kapag nagmamahal ka, kailangan mo ng paninindigan. Yung tipong kahit anuman ang mangyari sa inyong dalawa, kaya mo siyang pangatawanan. Yakapin ang mga flaws niya at mas mahalin siya ng buong buo sa kabila ng mga pagkakamali niya. Sign number 6, ayaw niya nalagyan ng label o relationship status ang relasyon ninyong dalawa. Sign number 7, hindi ka kasama sa mga plano niya sa future. Malalaman mo kung seryoso sa iyo ang isang tao kapag nakikita ka niyang kasama ka sa mga plano niya. Yung tipong kinokonsidera ka niya at nakikita niya sa future niya na kasama kang tinutupad ang mga pangarap niya. Sa panahon kasi ngayon, bihira na mga taong date to marry. Yung tipong naghahanap na sila ng kasintahan at kapag nakahanap na sila, umaasa silang ito na ang makatutuluyan nila sa bandang huli. Na nilulook forward na nila, kasama nila ito hanggang sa kanilang pagtanda. Senyales na pinaglalaroan ka lang ng tao kapag hindi ka niya nakikitang kasama ka sa future niya. Sa madaling salita, wala siyang pangarap sa relasyon na meron kayo. Kumbagay,
go with the flow lang. Sumasabay sa agos, walang pinapatunguhan, walang balak sa'yo at sa kung ano ang meron kayo. Sign number 7, hindi ka kasama sa mga plano niya sa future niya. And sign number 8, kapag hindi siya masyadong nag-o-open up sa'yo. Kapag seryoso, gusto at mahal ka ng isang tao, kahit liit-liit ang bahagay na tungkol sa kanya o sa'yo ay ibabahagi mo. Ikikwento niya mga espesyal na alaalang meron siya, saan siya nagmula, anong pamilya ang meron siya at marami pang iba. Ang pag-o-open ay isang hakbang para mas makilala mo ng lubusan ng isang tao. Kaya kapag nagra-random sharing sa'yo ang isang tao, yung tipong kahit hindi mo naman tinatanong ay magsasabi siya, nangangahulugan lamang ito na seryoso siya sa'yo. Malaki rin ang epekto ng pagiging open sa'yo ng isang tao. Ibig lamang sabihin nito ay komportable na siya sa'yo. Willing siya na ipakilala ang tunay na siya, ang mga pangarap niya sa buhay, ang mga trauma niya at kung ano-ano pa na may kinalaman sa kanya. Sign number 8, kapag hindi siya masyadong nag-o-open up sa'yo. Maraming salamat sa panonood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Channel and like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Please also support our business page, facebook.com/toktokpasigfranchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS12504952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Find what you are looking for nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa panonood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos. And kung gusto niyo rin po ng health tips, meron na po tayong bagong channel. The link will be in our video description box and the name of our channel. We're choosing between Paano Ba Health Tips or Kalusugan Tips. So please like that channel as well and follow dahil kami rin po ang gumagawa nun. Maraming salamat po and see you in our future videos.